Pamlad, good morning, good morning. Ayun, nandito po tayo ngayon sa Alawag, Quezon, sa Barangay Agana, kung saan nakabili po yung ating buyer before. Dito po sa, kung natatandaan nyo po yung vlog ko na may mini haul. So, ito na po yan mga kapamlad. So, ayan na, dinevelop na po at kumikita na. Ito po yung upload natin, 8 months ago, yung nabili po ng buyer natin. Yung pinakita po natin kanina, yun po yung current situation po ng lupa ngayon na developed na po. So yun po mga kapamlat, napakaganda pong balikan yung mga na sold natin noon kasi mas naalagaan, mas na-improve ng mga bagong nagiging buyer po natin, mga bagong may-ari. So yun po yung pinaka treasure, ano po, yun po yung hindi may pagpapalit. So ang sarap po nga sa pakiramdam na pag nabalikan mo yung mga dating nabenta mo, medyo ang ganda ng improvement po. So, ayan mga kaparmlat, ito yung video rin na dati na yun, panalo talaga kasi may kuweba rin po ito. Ayan. So, mamaya, ipapakita ko naman po sa inyo yung nabenta natin sa Labo, Camarines Norte at dun po sa Santa Elena, Camarines Norte. So, na-invite din po tayo nung isa nating buyer noon na nakabili rin para i-visit naman yung improvement ng mga nabili nila. So, ayan mga ka-farmlad, tara silipin natin. So, hanggang dito muna yung video dito sa Kalawag po yan. No, yan yung may kuweba na may running water. So, tara po. Hello mga ka-farmlad. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Labo, Camarines Norte. Maulan po ngayon. Ayan mga ka-farmlad, titingnan po natin yung nabili sa atin ng buyer natin. So, bibisitahin po natin kung ano na po yung develop and improvement dito sa place na nabili nila sa atin. Ayun mga kapamlat, nabili nila to sa atin ng 800,000, 4.2 hectares. Ayan, kasi ang mura-mura po ng benta nito noon. Tsaka, kaya po ganun yung presyo, hindi po kasi siya tabing kalsada. So, ayan, papunta na po tayo. So, ayun mga kapamlat, maulan po ngayon. So, kahit maulan, pinuntahan natin to. Mag-isa lang po tayo ngayon. So, eto na siya. Kung natatandaan nyo po ito, 4.2 hectares sa Bayan ng Labo, Camarines Norte. Ayan. Ayan na mga kapormlet. So, ayun mga kapormlet, gagawa silang fish pan doon. So may bakod. Ayan. Tara. So ang ganda na po dito. Nakakatuwa po talaga mga kaparmlat kapag yung property na nabenta natin, eh pag binalikan mo, yung improvement niya nakakatuwa. Kumbaga hindi nasasayang yung property pag merong bagong may nagmamayari. Ayan. Dito ata nila nilalagay yung asola. So, titingnan naman natin mga kaparmlat kung ano yung alaga nilang hayop. Ayan, magti-trespass na tayo dito. Trespassing na tayo. Ayan, may solar po yung mga hagdanan papunta sa property. Ayan. Sino kayong tao dito? Ayan mga kapamlat, ito yung kubo dito. Ayan. So tingnan natin bahagya. Oops. Mamaya tayo dyan. Dito muna po tayo.
So bubungad po sa iyo yung guru to. Ha, basaan na yung cellphone natin. Ayan. Tapo. Nabanggit ni ma'am? Ayan, tapos ikaw niya. Ano dyan? Ito po pala ang CR dito. Ayos. Ano boss? Kamusta? Ganda na dito ah. Ito po pala yung asola. Yan yung pambahog sa manok. Ayan. Para saan kaya to? Ito yung mga manok nilang organic. Ayan. Silipin natin. Ayan. Oo. Lalaki yung tandang ano. Laki ay. Ibig sabihin, ang inahin, ang ano nila, hindi kulay ganyan din, ano? Hindi kulay, kulay pula inahin. Tapos puti ang ano? Kabir yan! Kabir! Lalaki, oh. Ayos. May kuryente ba dito, solar? Solar. Ah, solar. Pupunta akong dait eh. Nagdaan ka lang dito? Oo. Sabi nga rin ayos. Quality. So yan po si Mang Jun. Si Mang Jun po yung nag-recommend sa akin ng lupa. And nabili po nung buyer natin from Japan. Siya na rin po yung kinuhang caretaker dito at namamahala sa lahat ng improvement. Ayos, tay, Jun. Ayan. Ganda na, no? Ganda. Oo, diretso na rin ako. Salamat. Ha? Huwag na. Pirahin mo na lang. So, ayun po pala yung solar nila. Ayan. So, titingnan naman natin yung alaga nilang kambing. Basa na yung cellphone natin, pero ayos lang yan. So, yung mga kambing natin, gala sila. Natin pati, hindi naman to sa atin. Yung mga kambing po dito, ayan, layas po yan. Ayan, mga nanginginain yan dyan para hindi na sila nagtatabas. So yung mga kambing ang naglilinis. So kaya sila nandito, ayan, takot po sila sa tubig. Mga kambing po yan. Ayan. Kambing. Tapos pupuntahan naman po natin yung kung ano meron dito. Ano bang meron dito sa kabila? Pabo? Pabo daw eh. Pero wala naman laman. So baka doon po sila magfish pa ng tilapia. Ayan. So ayan mga kapamlad. So ito na po yung property. Ayan. Tawid po po yan dyan. Nasa loob ang creek. Ayan. Ayan, makikita nyo pa. Ayan. So, sagana po sa tubig tong property na to dahil may creek po yan. Papalibutan yung property. So, yung kalakihan po nito, papunta pa dun. Ayan, marami pong tanim na nyug din yan. Ayan.
So tayo po ay babalik na, mga kapamlat. And ayun, mga kapamlat, sa buyer natin, maraming salamat sa tiwala sa mga naging buyer at subscriber natin. And sa mga bibili pa lang, hintayin ko po kayo. And maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po, dagsang biyaya. And hello, mga kapamlat. Ayan, naglalakad po kami ngayon sa gitnaan ng kagubatan. Ayan, pagkagaling po namin dait, nagdiretso po kami dito sa buyer na nakabili sa atin ng 5 hectares. Ayan, mga kapamlat, nakarating na tayo. Ayan. Madilim na, medyo maliwanag pa lang sa camera. Ayan, so, nagde-develop na po sila ng farmhouse dito. So, gabi na po kami yung dumating. Dahil galing pa tayong diet. Ayan. So, kung makikita nyo po ito ng umaga, napakaganda po nito. So, may ginawa na po siyang fish pond dyan. Tapos, yung bahay nila dito, yung farmhouse, overlooking Tanaw po ang Palayan. Then, sagana po sa bukal. Hindi po naubos ang tubig. Ayan. May source din ng kuryente dito. And kain po tayo, mga kapamlad. Pinakain muna tayo ng buyer natin. So ayun, mga kapamlad, papakita ko po sa inyo yung future plan ng property na to. So engineer po ang nakabili sa atin dito, kaya maganda po sila magplan ng mga bahay. So ayun, mga kapamlad, ito yung mga design po ng farmhouse. Ayan, sa ayan po yung lalagay nila doon. And ayan, mga kapamlad, sa mga gustong magpalagay din ng farmhouse sa mga property na bibili sa atin and sa ibang vlogger din, ayan, so pwede nyo pong contact sila, engineer. Ayan, nagde-develop na po sila dyan sa farmhouse na nabilihin po nila. Ayan, ang ganda po niyan at ang mura po nila nabili dati yan, 1.5 million po. Kulang-kulang 5 hectares. Ayan, may source ng bukal po dyan, overlooking Palayan at Nyugan po yan. Ayan, may fish pond din po yan, kaya swerteng-swerte rin ang nakabili sa atin dito. So ayan, mga kapamlat, maraming maraming salamat po sa panonood nyo.